Number one, okay, check yourself. Oo, ika nga, guhitan mo yung sarili mo. Ang ibig sabihin po nito, maalaga, i-check mo muna kung anong kakayanan mo. Diba? Bago ka mangutang. Kasi ang credit card po ay hindi libreng pera. Ang credit card po ay utang. Halimbawa, ang income mo 10,000. Ang ginagamit mo sa credit card ay halos 10,000. Ay, grabe. Eh, paano yan? Eh, paano mo mababayaran yan? Yung credit card, wala pa yung upa. Wala pa yung kuryente. Wala pa yung iba. Diba? O paano yung mga tinatawag na cash out mo? Diba? In short, dapat mas mababa ang ginagamit natin sa credit card dahil, compared to our actual income. Diba? Halimbawa, o like for example, kunyari ang income mo, 10,000. Dapat ang ginagamit mo lang, siguro 2,000, 3,000. And make sure, malalaman mo naman kung kaya mo yun. Basta at the end of the month, you pay everything in cash. That's number one. Number two, kailangan po malaman natin ang difference ng needs versus wants. Ano ibig sabihin ng needs versus wants? Ano bang kakaiba ng chinky spelling? Aside from spelling, kailangan din natin alamin kung talaga bang kailangan natin itong bibili natin o talagang dahil lang nginig ng laman. Dahil gusto lang natin, di ba? Ito lang mga friendship. Let's be practical nowadays. Alam mo naman, pataas ang bilihin, pero ang sweldo ay hindi sumasabay. Agree? Kaya nga, hindi dapat ang income ang mag-a-adjust sa atin. Tayo dapat na nag-a-adjust. Di ba? Kung ano talaga kakaya natin, kailangan magbawas tayo ng gastusin. Dapat gawin po natin to para hindi tayo malubog sa utang. Number three, okay, para hindi tayo problema sa credit card, pay in full. Yes. Mahirap kasi kung minimum lang babayaran natin. Kasi pag minimum lang binabayaran natin, eh syempre, 3.5% ang binabayaran natin sa balanse every month. Eh pag na-late ka pa, meron ka pang 4% surcharge. Ay, grabe. So minsan natatempt tayo na ika nga, sige, kuha pa rin tayo ng kuha. Kasi naka 12 months zero interest, akala mo minimum lang binabayaran mo. Pero in actually, 12 months mong babayaran naman. Yan, di ba? Kaya naman, kung talagang wala talagang tayong pambayad ng isang malaking purchase, pag-ipunan mo muna. Huwag mo muna i-charge sa credit card, pag-ipunan mo muna, kaysa naman bumili tayo ng mga mahaling gadget, di ba yung parang, di ba, buy now, suffer later. Correct ka dyan. Oo, di ba? Dapat naman, ipon now and enjoy later, di ba? Dapat ganun po yung ating mindset. Kasi pag hindi ganun ang ating mindset, nako, maniwala kayo, friendship. Mahihirapan nga talaga. Kaya, iwasan natin mangutang kung hindi natin kayang bayaran.